So, nung umuwi po tayo dito sa, ano, sa probinsya po natin, ito po na kaming isa, sobrang, ano, sobrang payat po niya. So, yung chinecheck ko yung kanyang katawan, yung kanyang balahibo po. Ang dami po niyang kuto. Tapos, nagka-diarrhea pa. Kaya yun yung isa sa mga dahilan po na talagang naka-apekto po sa kanilang katawan, yung sobrang kuto at pagtatay po. So ito din po isa na kambing din po, sobrang payat po nito. Same reason din po na dahil po sa sobrang pagtatay. Actually, muntik pa itong namatay dahil sa diarrhea po. And then isa pa, chinisik ko yung kanyang balahibo. Ang dami din po ano, yung kuto nitong kambing na ito. So nung una, yung ginagamit po talaga natin na commercial fees dito sa ating mga alagang kambing, yun po yung UltraPax Grower and UltraPax Starter po. So yun po yung ginagamit natin na commercial fees, kasi nakikita ko din yung ano, sa ibang hayop po natin tulad ng manok at saka sa baboy, ang bilis po nilang lumaki po, ang bilis po nilang tumaba po sa baboy at saka sa manok, yung ganong klase ng mga feeds. Ngayon, sa inoobserbaran ko ng mga ilang ano, ilang months, yung klase na ganon na feeds, talagang halos wala po siyang epekto po sa ating kambing. Ang kambing po natin, payat pa rin, hindi pa rin siya tumataba po. So meron talagang feeds na dapat para sa kambing, at meron ding feeds na dapat para din po sa mga manok at saka sa baboy po. So tulad ng ano, ng UltraPax, yan, maganda yan na feeds para po sa manok at sa baboy. Pero kung sa kambing, sa experience ko, hindi po siya maganda po. So yung ginagamit natin na feeds para po sa kambing, ito po yung pollard, ganito po yung sako. Iwan ko lang kung nandyan ba yan sa lugar po ninyo, pero dito sa, ano, dito sa lugar po namin, nandito po yun siya. Ito, tinatawag po ito na pollard. Yung per sako po nito, sa ngayon, yung presyo po is nasa 1,000 yung kanyang sako po. So yun, pinakamura po siya, tapos maganda po na resulta po para sa ating kambing. So yun na po yung ginagamit po natin. So yung ano natin, yung mga payat na kambing natin na nagkaroon po ng maraming kuto at saka sa sobrang pagtatay po. Tapos ano, yun yung binibigay natin. Tapos bumalik na po sa dati po yung kanilang mga pangatawan ng ating kambing po. Ang bilis po nilang ano, yung ang bilis po nilang tumaba sa ating mga alagang kambing compare po sa mga commercial fees na minimension ko po kanina. Then actually, yung ginagamit din po natin para sa ating mga manok sa baboy po, yun na feeds po, yung UltraPax po yung ginagamit natin, kasi maganda naman po yung epekto. Pero halimbawa, itong feeds na ito, yung pollard na ito, if in case kung gamitin po natin ito na feeds para po sa mga baboy, para po sa mga manok po, ang mga manok at baboy din po natin, payat din po sila. Magaan yung kanilang timbang po, dahil kung ito po yung ibibigay po natin. So para sa akin lang, ito na feeds po ito, itong pollard na pinapakita ko po sa inyo, itong taga 1,000 na yung kanyang per sack, is para lang po talaga siya sa kambing po. Ang ganda po ng epekto. So may mga ano talaga, may mga ganong bagay. So just in case naman po, yung ganitong klase na feeds, kung wala po dito, doon sa, ano, doon sa lugar po ninyo, actually pwede kayong mag-try po ng ibang feeds na gagamitin po natin para po magiging ano po siya, magiging maganda yung epekto once gamitin po sa ating mga alagang kambing po. Bali ano lang talaga eh, kailangan talaga natin na gamitin natin sa personal po. And then i-observe natin about 3 weeks to 1 month kung may epekto ba. So kung mayroong epekto, kaya ituloy po natin. Kaya sa ating mga kambing, may ginagamit tayo ng mga feeds, yung na-mention ko po kanina. So hindi po siya maganda, kaya hindi po natin na ginagamit na po sa ating kambing. Yung feeds na yan, yung UltraPax Grower, UltraPax Starter, yan, ginagamit ko pa rin siya para po sa baboy at saka sa manok po natin, dahil napakaganda po yung epekto ng kanilang katawan po. Pero kung sa kambing, ito lang po yung ginagamit po natin. Pero itong feeds, again, hindi po natin ito siya pwedeng gamitin sa manok at saka sa baboy po, dahil gumagaan yung kanilang timbang. So pangit din siyang gamitin. Maganda lang ito para po sa kambing. So kung kayo, kung meron din kayong ano, mga alagang kambing din po, kung meron itong available po sa inyong lugar, ito po yung gagamitin po ninyo. Actually, tested na po siya. And by the way din po, hindi po tayo sponsored po sa ganong feeds na na-mention po natin. Bali, yung ginagawa lang po natin dito is to share lang po kung ano po yung magandang feeds na gamitin po natin para sa ating kambing.
para magkaroon po kayo ng idea. And of course din po naman, ang ano kasi, ang pinaka maganda para mas mabilis po yung ano, yung tumaba po yung ating kambing, yung pagbibigay po ng damo. So dapat yung damo din po natin, hindi pa balik-balik po. So yung ginagamit po natin, mga legumes. Ako naman, hindi tayo madalas na nagpapakain po ng ano, ng damo na tulad po ng mga napier grass. Kasi sa tingin ko sa aking kambing, hindi po siya magandang gamitin po. Actually, pwede tayo magbigay po ng mga napier grass sa ating kambing paminsan-minsan po. Pero mas maganda na gamitin po sa ating kambing yung ibigay natin or ipapakain po natin sa ating kambing yung mga legumes po. So yun po yung maganda po na mga dahon, mga damo po na ibibigay po sa ating mga kambing. And add on na lang din po yung ano, yung mga King's Vita Plus, yung mga Atobi po. Add on na lang yon para mas mabilis pong tumaba yung ating kambing. And again, hindi po tayo ano, sponsored po sa ganung mga product. Ang sa atin lang po is to share kung ano po yung ano po, yung kalaman po natin about sa pagpapalaga po ng ano sa ating mga kambing. At alam po ninyo yung ano, itong klase na fence, itong pollard po na ginagamit po natin, intested po dito sa ating kambingan po, itong klase na fence. Alam po ninyo, once magkaroon po ng sobrang pagtatay o diarrhea po yung ating kambing, kapag ito po yung binibigay po natin, sobrang ano po, ang bilis po mawala po ng pagtatay po sa ating kambing. Kaya sobrang laking tulong po ito, itong fence po sa ano po, dito po sa ating kambingan. Pinakauna is napakamura po yung kanyang per sack. Just imagine is 1,000 po siya yung kanyang per sack. Compare sa ibang feeds na ginagamit sa ating kambing dati, and that is mga almost 1,650. So mas tipid ito na feeds para sa ating kambing, and nakakatulong pa sa magandang pangatawan po ng ating kambing. And halimbawa kung magkaroon po pala ng, ano, ng diarrhea po yung inyong kambing, ito yung pinaka the best na feeds na gagamitin po natin para po sa ating mga alagang kambing. At halimbawa naman po, if yung kambing po natin is marami po siyang kuto at sobrang pagtatay po ng ating mga kambing po, kahit anong klaseng feeds, kahit mamahaling feeds pa yan, hindi po talaga tataba po yung ating kambing po. So una, kung gusto po natin mabilis tumaba po yung ating kambing, i-check nyo muna yung balahibo po, yung katawan ng inyong kambing kung mayroong kuto ba. So kung mayroong kuto, yun po ay dapat nating bigyan pa ng solusyon po kung, ano, kung paano matanggal yung mga kuto sa ating mga alagang kambing. Then pangalawa, kung mayroong talagang diarrhea po, yung ano po natin, dapat gagamutin po natin yan. So tsaka na po natin sila bibigyan ng feeds na dapat para sa kanila po. Bali, add on na po yung mga vitamins po dito sa ating mga kambing tulad ng King's Vita Plus, yung Atobi din po, yung ginagawan ko na po yan ng mga videos po natin. So yan po, add on na po yan para mas lalong mabilis pong tumaba yung ating mga payat na kambing. So yun yung gagawin po natin. Yung una, gamit tayo ng feeds. Pangalawa is pagbigay po ng mga legumes para mas mabilis pong ano, tumaba yung ating mga kambing po. And then yung ano, yung mga pagkain nila sa ating mga kambing po, wag po yung paulit-ulit po, pabalik-balik na mga damo yung ibibigay po natin. Halimbawa, nagbigay po tayo ng umaga ng ganitong ano, ganitong damo. So pagkahapon, iba na naman na ano na damo po yung ipapakain po natin sa ating mga kambing. So halimbawa, nagbigay tayo ng napier grass, so pagkahapon, yun na din po yung mga legumes. So para balance po yung pagkain sa ating mga alagang kambing po. So paano ba natin malaman na payat po yung ating kambing po? So halimbawa, yung ganito, yung sa likod niya, yan, ganyan. Kung halimbawa isa sobrang ano niyan, sobrang tulis po niyan, yan po isa payat po yung ating kambing. Kumbaga hindi po maganda yung kanyang pangatawan po. So for example, itong isa, tingnan natin. Itong isa na kambing, bali ano lang to, kagagaling lang nito dahil po sa diarrhea at sa kuto. So yan o, sobrang payat pa. So tingnan natin yung kanyang buto din po. Ito yung muntik pang namatay dahil sa diarrhea. Pag ganito banda dito, medyo matulis yan dito yung kanyang likod. Yan, payat yan. So ito medyo matulis pa yung kanyang likod, pero okay na to compare nung una. Kasi itong kambing na ito, kagaling lang ito, ang dahil po sa sobrang diarrhea po. So yan o, kita nyo naman yung buto. Payat yan. Supposed to be
Boer Cross Anglo ito na kambing. So dapat maganda yung kanyang katawan, mataba po siya. So payat po siya dahil nung nakaraang weeks may kuto po yan at saka diarrhea po. So ngayon ito yung binibigyan natin ng attention kasi sayang ito na kambing, hindi ito siya native po. So yan oh, ganyan matulis yan dito. Sobrang tulis po nito oh. Dito banda tapos oh, ang buto nandiyan na. Pero okay na to kasi malakas na itong kumakain ng feeds. Yung kahit anong damong ibibigay po natin. So kumakain na po siya. Yan po. So ibig pong sabihin, kapag ganyan na po yung kambing po natin na malakas kumain ng damo at yung sa feeds po, so ano po yan, tuloy-tuloy na po na buwang-balik po sa dati yung magandang pangatawan po sa ganitong kambing. Yung isa doon, tingnan natin yung isa. Sobrang ano na, malaman natin na maganda na po yung kanyang pangatawan dahil po sa sobrang kinis ng kanyang balahibo po. Tingnan nyo. Yan o, napakakinis na po yung kanyang balahibo nitong anglo po natin. So yan o, napakabait nito na kambing o. Gusto niya magmasas tayo sa kanyang kanyang mukha. Yan o. So ito dati, sobrang payat nito dahil sa kuto, dahil din po sa diarrhea. Ngayon, okay na po siya. Pinakauna talaga, yung nakakatulong po talaga is yung pagbibigay po ng commercial feeds na dapat po para sa kambing po. Tulad po yung tulad po yung sa pollard po. So by the way, disclaimer, hindi po tayo isang veterinarian po. So all the videos po na ina-upload po natin, based lamang po yan sa ating mga personal experience, yung ating mga advice, kung ano po yung dapat gawin ninyo sa inyong mga kambing. Lahat po yan is sa aking mga personal experience po na mga idea po.